Nasa kote ng mga operatiba ng Taguig City Police Station Drug Enforcement Unit ang isang tinaguriang high-value individual sa ikalasang bypass operation na nagresulta sa pagkakasabat ng shabu bandang alas 4 ng madaling araw sa Barangay Sembo, Taguig City. Kinilala ni Police Captain Kenny Camarcayan ang suspect na si alias Romar, 39 anyos, residente sa nasabing barangay. Nasamsam ng mga awtoridad ang humigit kumulang 60 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 408,000 pesos at bypass money. Naharap sa reklamo sa paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. May karapatan ka rin kumuha ng abogadong iyong nais at kung itong hindi mo aya, ang gobyerno maglala nito para sa iyo. May karapatan ka rin kumuha ng doktor na iyong tagapagsuri at pag ito hindi mo kaya, ang ating gobyerno maglala nito para sa iyo. Naintindihan mo ba ito? Thank you. Arestado ang dalawang katao kabilang ang 207,000 pesos na halaga ng shabu at baril na kumpiskado sa sinagawang anti-illegal drug bust operation ng Station Drug Enforcement Unit o STEU sa Barangay Palinguntipas, Taguig. Kinilala ni Police Captain Kenny Camarcayan, hepe ng SDEU, ang mga suspect na sina alias John, 47 anyos at alias Ray, 53 anyos, kapwa residente ng nasabing barangay. Nagkasa ang mga operatiba ng drug bust operation sa ganap na alas 10:15 ng umaga na nagresulta sa pagkakaresto ng dalawang suspect matapos magbenta ng hininalang illegal na shabu sa nagpanggap na police pusher buyer kapalit ang marked money. Nakumpiska sa mga suspect ang abot sa 33.08 grams ng hininalang shabu na nagkakalaga ng humigit kumulang 924,944 pesos, isang sling bag na naglalaman lang isang unit ng kalibre 45 at 5 bala. Na-recover din sa mga suspect ang ginamit na marked money. Kasalukuyang nasa kustudya ng Taguig City Police Station ang nasabing mga suspect at naharap ito sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Arestado isang lalaki matapos itong maaktuhang nagbebenta ng isang pakete ng shabu sa isang pusher buyer sa isinagawang bypass operation sa barangay Port Minipasio bandang alas 9:30 ng gabi. Ang suspect ay kinilalang si alias Alexander, 48 anyos, at residente ng Zone 7 Mini Park, barangay Port Minipasio. Nakuha mula sa suspect ang 30.46 grams ng hininalang shabu na nagkakalaga ng 207,128 pesos at bypass money. Naharap ang suspect sa paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act. Ikaw, Alexander Abilamo I. Kagalingan, ay aming inaresto sa salang paglabag sa Section 5 and 11, Article 2 ng RA 9165. Pagbibenta at pag-iingat ng illegal na droga, ikaw ay may karapatang manahimik kung magsawalang pibo. Ano man ang sasabihin ay maaaring gamitin laban o pabor sa iyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Ikaw din ay may karapatang kumuha ng sariling abogado na itong tagapagtanggol. At kung wala kang kakayahan, ang ating pamahalaan na makapibigay sa iyo. Ikaw din ay may kakayahan kumuha ng iyong sariling kilingin doktor na iyong nais. At kung wala ka ding kakayahan, ang ating gobyerno ang makapibigay sa iyo nito. Naunawaan mo ba iyong mga karapatan? Sagot. Arestado naman ang isa pang lalaki matapos itong maaktuhang nagbebenta ng isang pakete ng shabu sa isang pusher buyer sa isinagawang bypass operation sa Padilla Compound, Manuel Quezon Street, Lower Bicutan, bandang alas 3:30 ng madaling araw. Ang suspect ay kinilalang si alias Aming, 38 anyos at residente ng nasabing barangay. Nakuha mula sa suspect ang 11.8 grams ng hininalang shabu at bypass money. Naharap ang suspect sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oh, ikaw, Richard Discard Jail, alias Aming, ikaw ay aming naaresto sa salang paglabag sa Republic Act 9165. Pagbibenta at pag-iingat ng illegal na droga, ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin laban o pabor sa iyo sa korte. Ikaw rin ay may karapatang kumuha ng iyong sariling abogado. Kung ikaw ay walang kakayahan, ito ay pagkakalob sa iyo ng gobyerno. Ikaw din ay may karapatang kumuha ng sarili mong doktor upang magpasuri. Kung wala kang kakayahan, ang gobyerno pa rin ang
kakalob sa iyo ng isa. Naiintindihan mo ba ang iyong mga karapatan?